Hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat. Nandito tayo ngayon guys sa user interface ng trading natin under futures grid. I-share ko lang dito guys sa inyo yung setups natin kasi ito is automated guys, no? So this means setup mo lang siya dito sa time period and then after that yung system na yung bahala na mag buy and sell or mag-execute ng mga orders mo dito or entry tsaka exits mo guys, no? Today, I'll share some indicators din na kung saan doon ako nagbe-base as market validations. Ano nga ba yung nakikita ng indicator na yun kung saan pwede akong mag-entry or pwede kong i-set up yung grid natin dito, no? So ngayon, check muna natin dito. Ayan, punta tayo dito sa completed. Dito pala guys, working pa to, hindi pa nahi-hit itong zone na to kasi ito is setups for short positions, itong mga open orders na to, no? Mamaya papakita din natin sa phone yung mga executions dito. For now, punta muna tayo dito sa completed. So, and we have total match profit dito, 13.57. I started dito guys noong 11, no? Ayan, makikita natin yung mga match profits, yung kulay green na yan. So far, hindi pa naman nahihit yung pinaka-stops ko, kaya ito is profits to guys, no? I-check din natin dito guys sa phone natin kasi dito mas nakikita yung pinaka executions guys, yung buy and sell, no? So punta tayo dito guys sa phone natin. Ayan, so dito sa phone guys, punta muna tayo dito guys sa chart. Mamaya guys, magbibigay din ako dito ng examples. So ayan, paliitin ko lang. So 4 hours time frame, kitang kita yung mga limit orders guys, no? Ayan, makikita natin. Naka abang lang yan dyan. Pwede ko naman siyang i-cancel. So, eto yung setups natin, no? Check natin sa maybe 1 hour. Ayan, makikita natin. Automated na nagba-buy and sell, guys, no? Na setups natin to. Papakita ko din mamaya dito sa phone kung paano mag-setup, guys. So, ayun. Balik muna tayo dito, guys. So, ito yung completed trades natin, guys, no? 18 executions. Meron ditong 10 na hindi pa nahihit. If ever man na tumaas yung price kasi nakaset to as short positions. If ever na bumalik ng 32 cents, matitrigger ulit at mapupunta siya dito guys. So yun, so in terms of indicator guys, for me kasi mga simple indicator lang naman ginagamit ko tapos I apply na lang nitong mga basic indicators guys, no, eto. Ano ba yung mga naging validations or confirmations ko doon why I shorted si Lonzy? So unang-una guys, eto gumamit ako dito ng indicators. Share ko ito maya-maya. So explain ko lang muna dito, eto nakitaan na natin dito ng rejection candle sa daily. And meron na din tayo ditong confirmations na bear, no? And if we change yung time frame natin, update natin sa 4 hours time frame. Ayan, so meron tayo ditong confirmations na nakita, including yung RSI natin. Now we have bearish divergence and then after that, price may go down, no? Check natin sa mini chart, 15 minutes time frame. Ayan. So meron na tayo ditong pinaka-confirmations as support resistance, no? Ito. Relevant itong zone na to, itong kulay pula na to. For me, maganda mag-set dito ng grid, no? Pwede siyang mag-retrace and pwede siyang mag-consolidate sa mini chart, no? So for now, tinitingnan ko dito, check natin sa 5 minutes. Ito. Yun, ito nakita natin another good indicator to which is itong support na to. Kaya mamaya, set din natin yung pinaka-setups natin doon. So yung mga indicators na to guys is from chart prep, no? So dito madali lang naman, ilalagay ko na lang sa description ng video na to. Meron na din silang Discord dito. Ayan, meron silang mga market updates. And then exclusive channel dito wherein they discuss yung mga possible setups dito. Ayan, so meron sila ditong news. Ayan, kung ano yung mga nangyayari. So minsan dito din ako nag-check if ever na meron mga updates and news sa crypto market guys, no. Balik muna tayo dito. So meron silang 6 na indicators guys, no. Mamaya ipapakita natin yan dito sa trading view. So, dalawa lang yung in-apply ko muna dito, candlesticks tsaka support resistance. Usually, yan lang naman yung ginagamit natin, no? So, yung ginamit ko doon is that ito, candlestick patterns tsaka support resistance, no? So, dalawa lang naman. At dito, scroll down lang natin. Feature na din to kay MarketWatch, CoinIdol.com, CoinGape, din Senga, CoinSpeaker, tsaka Bitcoin.com, no? So, currently, they have 15% off. Lagay mo lang yung CP15. And for example, sinelect mo yung premium yearly. Meron ditong premium monthly, tsaka premium quarterly. So, after that, kailan meron kang trading view, no? Discord and email, guys. No? Kung sakali man na naselect mo to, yan, kailan lang dito ng email. And then sundan mo lang yung steps, no? Kailangan ng Discord ID mo para makapasok ka dito sa Discord server and dito sa pinaka-exclusive updates nila, no? So after that, may mga confirmations or steps lang na gagawin. And balik ka lang sa trading view mo. Click mo lang yung indicators and then hanapin mo yung invite only scripts, no? Eto.
So lalabas na yung 6 na mga indicators dyan. So yung ginamit ko lang dito is support resistance, mga confirmations, and then chart patterns. No, ito. So yung iba dito, yung natirang 4, inaaral ko pa. Pero for me, ito is just a simple indicator na sa tingin ko is effective sa end ko. No? Kasi usually yung ginagamit ko lang dito is EMA tsaka price actions. And kung meron akong nakikitang patterns as confirmations. No? For now, punta muna tayo guys doon sa ating app. Just simulate ng another grid setups. Ayan. So punta muna tayo dito sa ating app. Hopefully, magkaroon ka ng ideas dito. Ayan. So ngayon, back muna natin. Back muna to. So para mapuntahan yun guys is that punta muna tayo dito sa home. Again guys, itong video natin for today is just for reference only. This is not qualify as an investment or financial advice. Hopefully magkaroon lang kayo dito ng ideas, no? So for now, punta tayo dito sa futures. And then after that, automate natin yung executions natin dito. Click natin tong 3 dots, itong sa taas na to. Ayan. And then hanapin natin dito yung strategy trading. Tap natin siya. Ayan, lalabas na to futures grid. Ayan. Makikita natin dito guys yung running natin, no? Ito, itong dalawang to. For now, magbibigay lang dito guys ng example, no? Again, this is just an example guys, no? And dito, pinili ko ulit si Lonzy. For me, volatile yung price actions niya. And then meron natin mga negative catalyst dito sa coin na to. Kaya medyo magalaw tong coin na to, no? And after that, select ko yung auto. Siguro 30 days, no? Ito, ayan. And then after that, manually set parameters, no? Ito. So dito guys, set lang natin to as short. Ayan. Lower mo lang yung leverage mo dyan. From 8, maybe 6x leverage. Confirm. And after that, check natin dito guys sa chart. So possible pullback, maybe nasa 34 cents. Itong zone na to. Ayan. As a pullback, no? And then after that, check natin dito guys sa ating chart. Ayan. 15 minutes time frame. Ayan. Maybe around 36 cents, 34, itong zone na to. Nagkaroon na tayo dito ng confirmations. Pwede siyang gumalaw within this zone guys, no? And then after that, possible na mag-consolidate ulit yung price actions. And balik tayo dito. And pull out natin yung ating up dito. So for example, lower range natin. Check pala natin kasi lalagyan natin dito sa lower range. Dito, lalagyan natin siya dito ng price, no? Check natin ulit dito. Ayan, check natin dito maybe 5 minutes. Ayan, lower range natin 26 cents na. Itong zone na to. Can be extend 23 cents. Okay, so yun yung possible lower price natin. No? So 23 cents tapos 34 yung upper price natin. Pull out lang natin to. So dito guys, lower price natin 0.23. And then upper price is that 0.34. Ayan. So set muna natin dito yung available balance para ma-determine natin kung ilang grids yung pwedeng mailagay, no. So dito, for example, 24 BUSD lang yung kaya kong i-risk. So maybe 14 grids or 13 grids to. Ayun, so 13. Done. And ayun, 13 grids yung kaya, no. So 13 grids. And after that, naka-arithmetic lang ako dito and advanced optional, click natin. And then set stops tayo dito, guys, ng maybe 0.38, no? So since naka-sell short tayo guys, dapat mas mataas dun sa entry natin na 34 cents, no? Kasi yung probabilities natin dito guys is that pag bumaba yung presyo, magkaka-profits tayo. And then after that, tap done lang. So after that, reviewin mo yung pinaka-details dito. And after that, pwede mo na siyang i-create and i-confirm guys, no? Pero meron tayo ditong open positions. So meron tayo dito guys open positions, kaya ito is just a sample lang, no? So if ever kasi na-confirm natin to, so hindi siya magpo-push to, no? So for example, confirm natin. We have, ayan, no? Meron pa tayong open positions kaya hindi siya matitrigger, no? So if ever man na-end ko na to, ganun yung magiging setups ko. Just an example lang guys, no? So ganun lang siya dito guys mag-work. And back muna natin to. Ayan, balik tayo dito guys sa charts. So we have open positions dito. Ito working pa tong status niya. And ito yung setups natin kanina, 32 cents. If ever nabalikan niya yan, 34 cents. Ay magkakaroon dito guys ng open positions, no? So yun, hopefully nakatulong itong video na to for today, for ideas. And kung nagustuhan niyo itong video natin today, like this video, subscribe to our YouTube channel, turn on the bell icon for notification sa future updates natin guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat and bye for now.